Ang pagyaman ay hiling ng halos lahat ng tao. May nagpapakakubos sa pagtatrabaho, nag-i-invest sa iba't ibang negosyo, at meron din namang dinadaan lang sa dasal upang maging mayaman. Pero alam nyo ba, na merong isang pangyayari mula sa isang bahagi ng Britanya na kakaiba, na di inaasahang dahilan ng pagyaman ng isang babae? Ikikwento ko sa inyo kung paano yumaman ang isang babae ng dahil lamang sa halagang 650 piso. Araw-araw, sa bawat paggising natin, hinihiling natin na sana maging mayaman tayo. Papasok sa trabaho na inspirasyon ang goal na ito. Iniisip natin na kailangang mamuhunan tayo ng maraming pagod o ng malaking halaga para kahit paano'y makapagsimula sa pagpapayaman natin. Isang babae na ayaw magpakilala ang nasa kanyang regular na pag-iikot kada linggo sa isang flea market, patingin-tingin sa mga display at sa kung ano ang maari niyang bilhin. Sa pamilyang ito ay karaniwang makikita ang mga second-hand na bagay, karaniwang pinaglumaan ng iba. Kakaunti lang ang dala niyang pera. Gustong-gusto niya na sa kaunting pera niya ay makabili siya ng isang bagay na may halaga. Habang tinitingnan niya ang display ng mga lumang alahas, naagaw ang kanyang pansin ng isang kumikinang na sing-sing. Hindi niya maalis ang kanyang tingin dito, para siyang nahipnotismo sa ganda nito. Tila may bumubulong sa kanya na bilhin ang bagay na ito. Ang sing-sing ay tila isang bagay na mula sa diwata, one of the kind, ika nga. Ito ay nakatayo sa gitna ng maraming kagamitan. Hiniling na lang niya na sana sa hinaharap ng kanyang buhay ay makabili siya ng isang tunay na alahas na kasing ganda nito at tunay na mahalaga. Nagpatuloy sa pag-iikot sa pamilihan ang babaeng ayaw pa rin magpakilala. Namili siya ng kanyang pangunahing pangangailangan para sa linggong iyon. Noong tapos na siyang mamili at pauwi na sana ay bumalik sa kanyang isip ang sing-sing na kanyang nakita. Gamit ang natitirang $13 o 650 piso. Naisip niyang hindi naman siguro masama na paminsan-minsan ay sundin niya ang niluluho ng kanyang katawan. Kaya binalikan niya ang tindahan ng mga alahas at binili ang sing-sing na kanyang nagustuhan. Magmula noon, hindi na niya inalis sa kanyang daliri ang sing-sing. Suot-suot niya ito sa lahat ng oras at sa kung saan man siya pupunta. Ang sing-sing ay itinuring niyang isang lucky charm. Feeling niya isa siyang prinsesa kapag suot niya ito at pinoprotektahan siya nito. It made her feel complete at wala na siyang ibang ginusto mula nang mapasa kanya ito. Lumipas ang 30 taon na natili sa babae ang sing-sing na nagbibigay sa kanya ng ibang kasiyahan sa tuwing makikita niya ito. Akala niya ay wala nang katapusan ang kapayapaang kanyang nararamdaman hanggang sa isang araw na nagpabago sa routine ng kanyang buhay. Sa isang grocery store ay namili ang babae ng kanyang supplies para sa mga darating na araw. Nung tapos na siyang mamili at pumila sa cashier upang magbayad ay napansin niya ang isang lalaking sinusundan siya ng tingin. Kung tingnan siya nito ay para siyang sinusuri lalo na sa kanyang bandang kamay. Sa unay hindi niya ito pinansin ngunit kalaunay nakaramdam na siya ng kakaiba. Ang titig ng estrangherong lalaki ay nagbigay sa kanya ng hindi komportableng pakiramdam. Agad-agad siyang nagbayad at umalis sa nasabing tindahan. Kahit nakalabas na siya ay nararamdaman niya pa rin ang mga tingin ng estranghero. Napakainit ng titig nito lalo na sa kanyang sing-sing. Mabilis siyang naglakad papunta sa kanyang sasakyan dahil alam niyang nasa likuran niya lang ito. Gumitna siya sa kumpol ng mga tao para mailigaw ang estranghero at makawala siya sa paningin nito. Habang papalapit siya sa kanyang sasakyan ay nagulat siya dahil nasa tabi niya na ito. Matapang niyang hinarap ang lalaki at tinanong kung anong kailangan nito. Nagbigay kilabot sa kanya ang kasagutan ng lalaki. Ang sagot ng lalaki ay, "Meron kang gamit na hindi mo pagmamay-ari." Hiniling ng lalaki na matitigang mabuti ang kanyang sing-sing. Ngunit hindi niya ito pinayagan dahil sa takot na baka ito'y masamang tao. Agad siyang sumakay ng kanyang sasakyan at umalis sa lugar na iyon. Nagpatuloy ang rutina ng buhay ng babae, hanggang sa hindi niya inaasahang araw. Sobrang late na siya sa trabaho at sa pagmamadali ay nakalimutan niyang isuot ang kanyang sing-sing. Napansin na lamang niyang wala ito nung humawak siya sa railings ng isang subway train para hindi mahulog.
Nanghina ang kanyang pakiramdam at hindi maiwasang sisihin ang sarili sa kanyang kapabayaan. Sa loob ng 30 taon ay kasakasama niya ito. Ito ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay buo. Halos tuktukin niya ang kanyang ulo dahil sa pagkalingat sa napaka-importanteng bagay na ito. Hindi niya maaring ipagpatuloy ang araw na wala ito sa kanyang daliri. Walang pag-aatubili ay bumaba siya ng train sa sumunod na stasyon nito at bumalik sa kanyang bahay. Habang pabalik ng bahay, parang minamaso ang kanyang dibdib sa lakas ng kanyang kabak. Pumasok sa utak niya ang lalaking estranghero na pakiramdam niya ay may malalim na intensyon sa pinakaiingatan niyang bagay. Lalo pa siyang kinabahan na nung malapit na siya sa kanyang bahay, ay may napansin siyang isang kotse na mabilis na umalis. Mangiyak-ngiyak at nagkakandara pa siyang pumasok sa kanyang pintuan. Halos balik-teren niya ang kanyang bahay sa paghahanap ng kanyang singsing. Hindi na niya maalala sa kanyang utak ang kanyang mga ginawa mula umaga, dahil sa pagkataranta at sa iba't ibang posibilidad na pumapasok sa kanyang isip. Binolikan niya ang karaniwang pinaglalagyan niya nito ngunit wala. Hanggang sa pumasok siya sa kanyang CR, nandoon ang singsing. Nakapatong sa gilid ng lababo, nakahinga siya ng maluwag. Naalala niya na hinubad niya ito nung nag-toothbrush siya at nilagay niya ito sa lababo upang madali niyang makita at maisuot pagkatapos mag-CR. Ngunit sadyang nagmamadali siya pagpasok sa trabaho kaya nakalimutan niya ito. Lumipas ang mga araw, namroblema ang babae sa patong-patong niyang mga bayarin. Wala siyang ibang naiisip na mahalagang kagamitan na meron siya na pwede niyang maibenta upang masagot ang kanyang problema sa pera. Ang pinaka-importanteng nasa sa kanya ay ang kanyang singsing. Doon niya naisip ulit ang estrangherong lalaki na nagsabi sa kanya na hindi siya ang may-ari ng singsing, kaya naisip niya na ito ay may halaga. Agad niyang dinala sa Sotheby's Jewelries sa London ang singsing para ipasuri. Humingi ang Sotheby's ng ilang araw upang dumaan sa masusing proseso ang pagkilatis sa singsing. Makalipas ang ilang araw at lumabas na din ang resulta, ang singsing ay mayroong 26 na carat fusion na hugis puting brilyante na nagmula pa noong 19th century. Hindi sukat maisip ng babae na paano siya nakapagsuot ng ganun kahalagang gamit na walang sinumang nakakaalam sa tunay na halaga nito. Ayon kay Jessica Windham, pinuno ng Auction House Jewelry Department ng Sotheby's, mapurol at malalim ang pagkakaputol ng diamante ng singsing, makalumang pamamaraan ng pagputol kumpara sa panahon ngayon kaya walang sino man nakapansin sa halaga nito. Idagdag pa na ito ay luma na, nabura na ang pilak at napalibutan pa ng dumi. Ayon pa dito, natagalan ang pagsusuri sa singsing dahil pinasuri pa nila ito sa Geologic Institute of America, at napag-alaman na may halaga itong $450,000 o 22 milyon piso. Naibenta ng babae ang singsing sa auction sale sa halagang $847,000 o 42 milyon pesos, dahil lamang sa isang bagay na akala ng karamihan ay walang halaga dahil ito ay luma na at marumi pa. Ito pala ang bagay na magbibigay ng magandang buhay sa isang tao. Dito na po nagtatapos ang buong kwento ng isang babae na naging milyonaryo nang dahil lamang sa bagay na di inaakalang may ganung kalaking halaga. Maraming salamat sa panunood.